Okay, magulo. Huwag mong patayin yan. Hindi na nga lighting nga yan. Malakas na nga yung light. Hindi, syempre. Tama mo, pag nasa camera tayo, may light tayo sa, ano, sa buhok natin. Di mo, okay, kasi alam yung, di mo kasi alam yung tamang lighting eh. Parang tamang. Huwag kayo magulo mag-vlog na tayo. Pwede ba? What's up? Kamusta mga kaigan? At yun na ngayon mga kaigan. Today is a very special day. Aminom ka. Again, mga kaya, kapatakatarantaduan, napansin namin sa comment section ni Maring Camille na gustuhan niyo yung seryosong mga vlogs natin. Once a week na natin gagawin to dahil ang dami nagsasuggest sa inyo na sana linggo-linggo may ganito. Parang ano, lesson. Oo, lesson mga kaya. Share namin sa inyo yung napagdaanan namin, yung lesson na natutunan namin sa napagdaanan namin. Siyempre mga kaya, maraming nagtumuturing sa inyo na nanay, tatay sa amin. May tumatawag sa amin Nay Camille, Tay J. Sam. And meron may tumuturing sa inyo sa amin na best friend. Teacher, friend. Yes, friend, uh-oh, inspiration. So this is the vlogs, oo, para sa inyo. May mga matatanda rin, uh-oh, na nagko-congrats sa amin. Katulad kanina, mayroong pumunta sa, uh-oh, bahay. Nakakatawa mga kaigan. Ganito ah, tungkol ito sa buhay namin ni Maring Camille. Sa una, tungkol sa buhay namin, pero pag tumagal-tagal, tungkol na sa inyo to mga kaigan. Tatalakayin natin kung magkano ba ang bahay namin, ang dream house namin ni Maring Camille. Maraming nagsasabi, 20 million daw. Pero hindi 20 million po, mga kaigan. Diyos may umarimar. Mansion na yun. Yung sa amin, ano lang yun, 2 floors na maluwag, mga kaigan. Siyempre kasi ganun yung gusto namin space. Alam nyo na, nagbablog tayo, purta katarantaduan. And excited na ako matapos yung bahay na yun, mga kaigan, dahil alam ko marami mangyayaring maganda. Oo. Pag natapos yung marami tayong content na mangyayari, feeling ko palalayasin ko si Camille. Putang ina. Okay, mga kaigan. Again, wait lang. Kasi kanina kakakain lang kasi namin. So, nahihirapan pa ako magsalita. Paano yun dyan? Bondat na bondat. Meron kasi kami gusto gawin content ngayon na sobrang ganda. Pero bukas na namin gagawin. Kasi gusto namin maglaan nga sa inyo every week ng gantong mensahe sa inyo. Sa vlogs namin. May pumasok sa isip sa akin. Ting! Then, may pumasok sa isip namin. Sa amin. Ano ba? Ano ba? Hindi. Serious. Ano ba? May pumasok sa isip ko na sabi ng puso at isip ko, cute daw ako. Alam mo, mas ganda sasabihin. Seryoso na mga kaigan, pagdating sa pagpapagawa ng bahay, lupa, yung stress mga kaigan. Sa lupa pa lang, stressful na. Mm-mm. Kailangan mo yung mga papeles, di ba? Tapos tatabasin pa yan, ayusin pa yan, tatambakan pa yan. Yung lupa mga kaigan, susukatin pa ng maayos. Huwag ka tumawa! Tangina mga kaigan, nag-ano ako ng lesson dito, tapos tumatawa yung kasama ko. Meron kasi ako nai-imagine. Ayaw ano mali sa isis ko. Ay, hindi sa'yo. Bumuista ko sa kasama ko. O, game na! O, game na! O, game! Huwag kasi magulo, babe! Paano tayo paniniwalaan sa lesson na tinuturo natin? Sorry na! Sorry to God! Sorry, natatawa lang ako! O, game na! Hindi kasi mga kaya, tignan nyo yung ano, ang sarap kasi magbigay ng mensahe. Alam nyo kung bakit. Tignan mo yung view namin sa harap po. Napakaganda! Oo, diba? Ang sarap! Oo. The light is so perfect. Yes. The... So, pagdating mga kaigan sa lupa, stressful na mga kaigan. Magastos na aabuti nga ng million. Depende sa may size sa sukat ha. Oo. Pero 150 square meters mga kaigan, yung pinakamaliit dito sa subdivision na to, worth 800,000 mga kaigan. Sasabihin ko sa inyo yung mga presyo mga kaigan, yung expenses. Hindi dahil sa nagyayabang ako, dahil gusto ko bigay sa inyo information. Kasi ito yung mga bagay na hindi sinasabi sa atin dati. Kahit kami, na-discovery lang namin ang dahil sa amin sa ginagawa namin. Oo. Kasi ganito mga kaigan eh, maraming mga batang hindi nag-aaral mabuti kasi hindi sila mulat sa kung anong gastos talaga ang dadating sa kanila pagdating ng adulthood na yan. Oo, yung adult kasi, ka na. Yung iba kasi pa chill-chill lang. Oo. Ay, bata pa ako. Ganun, which is, ganun din ako eh, babe. Ganun din ako. Ganun din ako. Nung high school, college ako, lagi ako nasa computer shop, sinusugod ako ng teacher ko sa computer shop. Yeah. Kasi wala akong idea na pagtanda ko pala, napakagastos pala mangyayari. Oo Kasi sinasabi pa sa akin ng teacher ko nung dati eh. Hindi ko nilalahat ah. Meron ko isang teacher doon na ayokong magsabi ng ano eh, ng negative, ano eh. Hindi, negative trait sa teacher natin. Pero mayabang siya mga kaigan. Hindi ko nilalahat ah. Marami yung kilalang teacher dyan na mababait. Pero ito, mayabang to. Oo. Lagi siya nagpe-flex ng mga gadgets na meron siya sa klase namin. Oo. Ng iPad, mga ganun-ganun. Oo, tapos? Tapos sinasabi niya sa amin na huwag kayo magyabang hanggat di nyo pa kayang bumili ng sarili nyong brief. Tumatak sa utak ko yun nung high school ako hanggang sa pagtanda ko, putang ina, kailangan pag nagkapera ko, pag nagkaroon ako ng pambili ko sarili kong brief, mayabang na ako. Bakit ang dami mong brief ah? Hindi, kita ha, nung nagkaroon ako ng mga racket dati, nung ano pa, nung wala pa ako sa YouTube mga kaigan, kumita ako ng 1K, ang yabang ko na! Oh? Ang yabang ko na sa barkada ko! Pamit pala ng ugali ko eh! Hindi, ito kasi yung nangyari.
Ang yabang ko na kasi feeling, may pambili na ako ng brief ko, feeling ko kaya ko na sarili ko. Yabang mo pala yan. Hindi ganun mga, kaya ganyan yung mindset na pumasok sa akin. Ganun din alam ko, mga karamihan ganyan, magkaroon lang ako ng 500, mayabang na ako. Meron akong pang mall, may pambili na ako ng damit. Wala akong idea na pagtanda ko pala, sobrang gastos pala mangyayari. Which is diba mga kaigan ha, hindi ako nag-aaral na mabuti nung panahong yun. Sinabihan din ako ng teacher ko, kasi kopya din ako ng kopya sa klase ko eh. Hindi ako nag-review eh. Sinabi sa akin ng teacher ko, ano, iaasa mo yung kinabukasan mo sa papel ng iba? Puta, doon bumaliktad yung ano ko, yung mundo ko. Oo, oh, doon ko na-realize na dapat pala magsipag ako at magtrabaho ako ng maayos para sa buhay ko. Which is, hindi ako nagsisisi. Tiga mo, naghirap ako, nag-hard work ako. Ito yung kapalit. Lahat naman tayo, naranasan natin mangopia. Oo, di ba mga kaigan? Kasi kaya maraming tinatamad na estudyante, kaya maraming hindi nag-aaral ng mabuti. Kasi hindi ko nila lahat mga kaigan ha. This is from my idea lang ha. Kasi hindi sila aware na kung anong merong gastos mangyayari. Pero kung sinasampal mo sa mukha niya, halimbawa, ako pag ako naging magulang ako, nakita ko yung anak ko, tatamad-tamad. Sabihin ko, alam mo ba yung presyo kapag magpapatayo ko ng bahay? Siyempre, wag mo naman sabihin na, alam mo ba yung presyo? Hindi, hindi naman sa ganun. Maayos. Sa maayos, mga kaigan. Alam mo ba yung presyo sa pagpapagawa ng bahay pa lang? Sa ano pa, kung gusto mo pa mag-travel, gusto mo ma-experience yung ganun, alam mo ba yung gastos nun? Pag magpapamilya ka, alam mo yung gastos nun? Yung kasal, yung panganganak. Siyempre, kailangan yun ng family planning sa buhay kasi yun ang pinakamahalaga. Oo, mga kaigan. Kaya kami ni Maring Camille, ilang beses na ako sinasabihan niya, babe, mag-anak na tayo. Oh, hindi ah. Makapala mukha na ito. Joke lang. Hindi naman. De, joke lang. Ito, mga kaigan ha, kung aware lahat ng mga, bawa, mga high school, dun pa lang minumulat na natin na kailangan mag-aral ka mabuti para sa kinabukasan mo. Oo. Dun pa lang, mga kaigan, magiging ano sila sa ano nila, pagka nag-computer shop ako, pagka di ako nag-aral mabuti, buti, wala pala mangyayari sa buhay ko. Oo, at saka ang daming taong ano, ang tawag dito, kunyari ikaw, may kakilala ka, hindi pa kayo ganun ka-close. Tapos, yayabangan ka ng, ay, ganito, bibili ko ng ganito ng ano ko. Bibili ko ng ganito ng... Meron din ako mga klase dati, mga kaigan, na ganito nangyari. Tapos magulat-gulat ka, makita mo sila ng personal ngayon, wala, alang nangyari sa life. Oo, kasi mga kaigan, huwag niyong pangunahan yung yabang din sa buhay nyo. Ito, sinasabi ko sa inyo, ha, life is too short. Gamitin natin na maayos mga kaigan, huwag sa puro kabulbulan lang mga kaigan. Mm-hmm. Meron din ako mga panahon dati na nagyayabangan, nakabili ng ano, mga ganto, ng ganyan. Binili ni daddy, binili ng tatay ko, binili ng lola ko, ganun mga kaigan. Tas ako wala. So nalulungkot ako pero nisip ko, dadating yung panahon, kakayanin ko yan bilin. Oo, kasi naman. Mag-hard work ako. Yan yung mindset ko mga kaigan. Mm-hmm. Na dapat mindset nyo rin ngayon mga kaigan. Kung wala kayo ngayon, lagi nyo tatandaan, kapag ka may tiyaga, di ako naniniwalang nilaga lang ang mabibili mo. Ano? Minuto? Eh, natatandaan mo! Hotdog? Talagang kwenta kausap to, mga kaigan, si Maring Camille. Hindi, ano ba? Pag may... Diba, nagagets mo? Pag may tiyaga. Pag may tiyaga, hindi lang basta nilaga ang mabibili mo. Gusto ko rin sabihin to sa mga basher dyan, hindi lang sa basher namin, sa mga basher ng iba. Huwag nyo sayangin yung oras nyo na nagtotrow kayo ng hate sa isang tao. Huwag nyo sayangin yung oras nyo na tumitingin kayo sa buhay ng ibang tao. Kung ako sa inyo, mag-focus kayo sa sarili nyo, sa buhay nyo. May sabihin ako sa inyo, hindi ko to sinabi kay Jason eh, pero nung nasa mall kami. Oh. Ano, nasa mall kami, nakita ko yung nambubuli sa akin dati. Hindi ko na sinabi sa ito eh. Oh. Alam mo yung tinitingnan ko siya, hindi siya makatitig sa akin. Habang naglalakad ako, papalapit kami sa kanya, nanginginig siya. Hindi ko alam kung bakit, pero para sa akin, hindi kita gagantihan o ano ah. Pero hindi talaga siya makatingin sa akin. So meaning nun, huwag kang mang-down ng tao kasi baka sa susunod, pag nakita mo siya, siya yung may narating, tas ikaw pala yung nasa baba. Oo, ito pa mga kaigan ha. Bigyan ko kayo ng sitwasyon. Halimbawa, may classmate mo, binubuli mo ng binubuli. Ilang years from now, magulat kayo pala yung doktor na mag-o-opera sa'yo. Oo. Di ba, may mga ganun ako nakita sa Facebook eh. Di ba, yung binuli pa mismo na doktor, niligtas yung buhay mo. Diba? Diba? Mga kaigan, tignan nyo kung gaano ka lupit maglaro ang tadhana, ayun ang lagi nyo tatandaan. Kung mataas ang posisyon mo ngayon, huwag kang mayabang, huwag kang malaki ulo kasi baka magulat ka. Pagmulat mo ng mata mo bukas, nasa baba ka na, nakalugmok na yung mukha mo sa lupa. And kayo mga nasa lugmok ng lupa ngayon, huwag kayo malungkot. Pagpakatatag kayo, lagi kayo magdadasal. Kasi dadating ang panahon na iangat kayo bigla. Agaya namin ni Maring Camille, walang-wala kami dati mga as kaigan. As in... Hindi nyo naman nakita na sobrang lumaban kami nung dinadown kami. Marami dito na ano babe na bagong dating mandirigma, akala mayaman na tayo simula una pa lang. Hindi.
Nagsimula kami sa nagde-date kami ni Maring Camille, isaw lang ang pinande-date namin. Oo, yun lang. Minsan, pamasahe lang papuntang Maynila, magkita lang kami, okay na, tas yahatid ko na ulit siya pauwi. Ganun kami mga kaigan. So yan mga kaigan, ha, inuulit ko, sinasabi ko sa inyo to, hindi dahil sa nagyayabang kami, nag-flex kami. Gusto lang namin sabihin sa inyo kung ano yung totoo, mga kaigan, ang, na informasyon. Oo, at saka ang sarap kaya mabuhay ng pinaghirapan mo yung gusto mo, tas nakamit mo. Uh-oh. Tapos ang dami mo pang gustong gawin kasi sobrang inspire nyo kahit sobrang hirap na ng sitwasyon. Mm-mm. Dapat mga kaigan, gamitin nyo sa maayos yung oras nyo. Ilagi ko sinasabi sa inyo, tignan nyo kami, 21 years old pa lang kami ni Maring Camille. Pwede na kami magpahinga ng chill na mga kaigan. Pero hindi namin ginagawa. Ayoko, oo, ang dami ko pang gustong gawin. Ang dami pa namin gustong gawin, kaya dapat trabahuhin pa namin yung mga puwitan namin. Diba? In English, work your ass off mga kaigan, diba? Pag tinagalog, trabahuhin yung puwit ng pangit. Diba mga kaigan, yung sinasabi ko sa inyo, kung bata ka pa ngayon, alam ko nasa isip ng iba, bata pa naman ako, pagtanda ko na lang ako magsisipag. Wag! Hanggat bata ka, magsipag ka na, para pag habang tumatanda ka, tapos na lahat ng responsibilidad na dapat mong gawin. Kasi habang tumatanda ka, mga kaigan, nasabi ko sa'yo, habang tumatanda ka, mas mape-pressure ka. Marami akong kaibigan na matanda na pressure sa buhay kasi sinasabi nila wala pa silang nararating. Siguro kami, ako nape-pressure ako ng konti. Kasi, bakit? Kasi ano, ako'y tagalinis ng kwarto eh. Yun lang. Maring Camille, ma. Hindi, nape-pressure. Sino nape-pressure sa paglilinis, babe? Ayaw mo na sa'yo. Hindi sasama ko yun! Sasama ko yun! Hindi ka! Ba't na, mali yung sinabi ko! Na-realize ba? Tangina, ang bobo nga! Hindi nga yan yun! Napaka-pompos! Hindi, nape-pressure pala ako sa ano? Sa bagugas ng pinggan! Ang babaw ng pressure ka! Ang lalim na pinag-uusapan natin dito! Tapos nape-pressure si Camille sa paglilinis ng kwarto! Sayan mga kaigan, sana nag-guess yung pinupunto namin ni Maring Camille sa inyo. Kasi kung isa sa puso nyo to, malaking impact sa buhay nyo to mga kaigan. Kaya ganito ko kalawak mag-isip, ganito ko kalalim mag-isip. Kasi nakinig lang din ako sa mga kakilala kong nagbato sa akin ng lesson. Sinapuso ko rin yung sinabi nila sa akin. Oo, meron kaming nakasalamuha dati, pero hindi na namin siya babanggitin. Oo. Grabe, sobrang talino, sobrang talino niya mga kaigan. Alam niya yung technique sa life. Oo. Ganito mga kaigan, ha? Kapag ka nakakilala kayo ng mga magagaling sa buhay at ina-advisean kayo, huwag nyo ipasok dito, lalabas nyo rito. Lahat ng mga good advices galing sa mga good people mga kaigan, kapag nakolekta mo yan, sinapuso mo lahat, you will end up being a good person mga kaigan. Imagine, wow. Napakagagandang advices sa iba't ibang tao sa magandang buhay, tas pinagsama mo lahat, tas in-apply mo sa buhay mo. Tapos kasama diba? Mo pa si God. Oo, oh, diba yes! Mga kaigan? Woo! Isipin mo kung gaano kaganda mangyayari sa buhay mo nun. Di ba, babe? Nahiya lang ako nung gumanda ako. Diba, okay, ganyan. Ginagawa namin to dahil mahal na mahal namin kayo. Gusto namin mga mandirigma maging... Ay! Ang dami sayan. Mga kaigan, gusto ko kasi mga kaigan, lahat ng mga mandirigma maging matagumpay. Ayoko na mga yung fan namin, yung mga subscriber namin, eh maging taliwas yung buhay nyo. Kaya yung mga nandadown sa mga mandirigma dyan, makikita nyo soon lahat ng mandirigma sobrang boom tagumpay. Sobrang success. Oh, ganyan mga kaigan ha. Oo. Proud ako dahil YouTuber kami na proud gago at the same time ganto mga kaigan. Ganto kami kalawak sobrang mag-isip. Sobrang proud ko, alam niyo 'yun. Sobrang proud ko. Kasi nalinis niya yung kwarto. Hindi 'yon. And babe, takpan mo na. In 3. At kung napulot niyo 'tong lesson na 'to, i-share mo sa iba mga kaigan. 2 and 1. Pwede ba kayo mag-promise sa amin? Opo. Ano mag-aaral kayo mabuti. Opo. Makakabutin nyo yung pangarap nyo. Opo. Okay ba yan? Opo. Promise ko sa akin yun, ha? Opo. So kapag may narating na kayo, balikan nyo kami dito. Sige po. Opo. Sabihin nyo sa akin, tinupad ko yung pangarap nyo. Opo. Pangako nyo pala. Opo.